Magandang araw po ng Biyernes, latest weather update po muli tayo ngayon, weekends na naman, no? So patuloy pa rin po natin binabantayan, no? Ito nga pong active low pressure area dito nga po sa labas ng PAR. Yung nasa loob po ng PAR, nakalabas na nga po. At ito nga yung bagong binabantayan natin, which is kung makikita nyo po sa ating pinaka-live radar, no? Na-estimated po siya na layong 2,045 kilometers east of Inpanta, Quezon. So makikita nyo sa pinaka-live radar natin, ito pong bilog na yan, active low pressure area po na yan na pumapalo po, no, ang kanyang hangin sa 35 kilometers per hour. So ito yung isang live radar na kung saan makikita nyo clear na talagang medyo malapit na siya sa ating Philippine Area of Responsibility. Hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na itong active low pressure area po na ito na malapit sa Infanta, Quezon ay maging isang ganap na bagyo. Dahil from 35 kilometers per hour, pwede po yan magbago anytime. Pwede pumalo yan from 55 to 65 kilometers per hour, which is maikakategory na po natin bilang isang typhoon. As of now, wala pa naman siyang direktang epekto sa ating bansa at napakahina pa naman niya. Yung nararanasan po natin na pag-uulan, especially po tuwing hapon hanggang sa gabi, yan pa rin po yung tinatawag natin na southwest monsoon or hanging habagat, samahan pa ng ITCC sa loob at sa labas ng PAR. Kaya naapektuhan din tayo yan kahit papaano. So yung may mga lakad po, no, especially sa hapon, sa gabi, ugalingin po magdala ng payong, protection po natin yan, jacket o kaya sombrero. Tignan nyo mabuti, ito yung nasa loob ng PAR na active low pressure area, which is nakalabas na nga po siya actually, pero gayon pa man, sinasabi po natin kahit wala pong active low pressure area sa loob ng PAR, mas maganda pong maging maingat tayo. Dahil anytime po, no, never and ever po natin mape-predict ang galaw po ng bagyo, no, galaw ng panahon, babago-bago po yan. Yung mga active low pressure area, hindi lamang po yan ang gagaling po sa labas ng PAR. Meron po mga active low pressure area na biglang sumusulupot po nasa loob po ng PAR. Minsan, mismong tatamaan yung lugar natin, no? Minsan, sa Luzon, Visayas, Mindanao siya, bigla na lang po siyang susulupot. So, mas maganda the best way na gawin natin hanggat wala po tayong storm signal o bagyo na binabantayan, no? Ay linisin po natin yung mga lugar, yung mga estero na bahain talaga. Tanggalin yung mga basura dahil kahit walang bagyo, may mga southwest monsoon or habagat po na siya nagpapaulan ng malakas minsan tuwing hapon at inaabot pa yan hanggang sa gabi. Linisin natin yan para kapag nagkaroon ng patuloy na pag-uulan, makadaloy po ng maayos sa mga katubigan. Gayun din po sa mga matataas na lugar, mag-ingat din po kayo dyan. Sa banta nga po ng landslide dahil kapag nagkaroon ng patuloy na pag-uulan, lalambot at posibleng lumambot ang lupa at ito po yung mauwi sa landslide. So maging ready po tayo sa bawat posibilidad dahil bago matapos ang Setyembre, posibleng pumasok ang isang bagyo. So patuloy ko po kayong i-update and please huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe and pakishare na rin po sa ating mga loved ones para aware sila sa ating weather updates. Maraming salamat po.